Welcome po sa ating isa na namang kaalaman ngayong araw na ito. So sa previous video po natin, nag-check tayo ng breaker. So na-order na natin yung kakailanganin. Ito po 100 amps. Ito po yung sa main natin. So lagi niyong tatandaan pag magkakabit kayo ng kahit anong component, especially electrical, checkin niyo muna kung gumagana. Kaysa naman nakabit mo na, tapos pag energize mo, wala pa rin. Back to zero ka. So checkin niyo muna kung nagana. So paano ba natin checkin niyo? Continuity testing lang po ulit. So again, pag may buzzer, buo po yan. Check lang natin. So ayan, makikita nyo naman on tas off. So on muna natin. So ilalagay lang po natin yung isa nating test prods dito. Yan lang po. Sa kabilang dulo, tutusok mo lang yung isa mong prods. Yan po. Natunog, dinig na dinig yun naman. So good po siya. Off natin. Tingnan natin kung mamamatay. Baka naman hindi namamatay yung breaker. Okay, nawala po tunog. On natin. Yan, tumutunog po siya. So okay po yung isang linya. Check naman natin yung isa. So lilipat lang natin. Sira yung ano ko. Okay. So lipat lang natin dito. Bila. Okay. So kanina dito, dito naman sa kabila. Okay, good din po. Okay. Okay. So lima po yan, checkin natin isa-isa yan. O checkin ko na lang off cam. Okay. Okay, so bago nyo po ikabit ang ating breaker, safety muna tayo. Mababa natin ang main breaker. So dito siya. Okay. Ito po yung main breaker ng building. Baba na natin bago natin kabit yung mga bago natin. Okay, dito na po tayo. Yeah. Alright, first things first, tingnan natin kung may kuryente pa rin. Natin sa 1,000 na setting. Okay. Kung namali ka, puputok po yung iyong fuse ng iyong tester. Okay. Wala pong deflection. So okay, so wala pong deflection. So patay na tayo daw. Medyo matigas po siya. Pinapwersa. Okay, siguraduhin nyo lang po mahigpit
natin ibibitaw. Ayan, pwede nyo matakatapin. Okay, good na po ito. Bago po, medyo matigas. Speaker number 1. Next, speaker number 5. Okay. Ayusin lang po natin yung wire niya. Ano po malik sa dati. Ay, 20 amps na bago. Lulunin niyo lang po 'yon. Ayan. Okay. So, papasok niyo lang po yung wires. Yung dating wires niya. So, isa lang po. Ready na. Okay, good. Isa pang wire. Okay. Okay, testingin kung mauhugot. Papato, hindi mauhugot. Okay, it's breaker number 5. Breaker, breaker 8 and 9. Wala po tayong medyo nag-umito na po, dapat po nililiha to, kaya lang wala tayong dalang liha. Tapos
Sinusubukan ko pong linisin yung wire. Kasi pukuro po siya umido. Ayan. Okay, kabila naman po. Ayan. Kasi niyo po, puro umido. Subukan natin linisin. Kabawas po kasi na hindi po siya good connection. Ang ending niya, mababa pong kuryente. Kulang sa voltage. So, let's do our best to clean this. Hindi ko naman buwasan yung wire. I-exit. Okay. Oh. Okay, higpit. Okay na. Breaker number 10. Let's see, balik naman po natin. As we can see, umido din ang linya. Natin ang isa. Nga pala, sabi ko sa isa nating video kanina, sabi ko sa isa nating video, papalitan na lahat. Kaya lang, ito lang ang sumakto sa pondo ng ating customer. So, para gumana lang. Importante na kasing may kuryente. Kaya sa ngayon, pinalitan lang muna natin yung breaker na kailangan palitan. Pero sabi nga sa isang video, assessment natin, dapat palitan na lahat ito dahil 12 years old na or magto 12 na years old na itong mga breaker na to. Mas makabubuting for permanent solution, palitan na natin lahat kasi pabigay na rin naman yung iba. Okay, so please nag-improve. Medyo natanggal, mga umido. Balik, para sa kanya natin. Ang bago natin eh. Okay. Tapos siya.
kay Pet. Tawagan natin ng konti. Tell me, babe, you wanna leave this town. I'm saying, lover, if you wanna go, I'm down. Konting higpit or tamang higpit pala. Yeah. Tap. Yeah. Natin siya. Ano yung test? Okay. So, number 1, number 5, 9, and 10. Isang breaker na lang, ating main. Alright. So, pinatay po natin ang ating linya dun sa may contador. Okay, yung main breaker natin sa labas, sa may contador, pinatay natin. Para po mawalan lang po ng kuryente itong dalawa. Ito po yung main natin, itong blue wire ng malaki. Wire number 10, AWG wire number 10. So tatanggalin na po natin yan. Okay. Papalit natin. Pareha sila ng specs. Sulugan natin ang kanyang mga screw. Kapala, ano, breaker na to ay plug-in type. So, pina-plug-in mo lang siya dito. Plug-in type siya. Pina-plug-in mo lang yan dun sa mga pins na yon. So, sa isa lang po ang wire. Magkabit. Ayan po. Ayan. So, wait. So, ina po natin ang ating main breaker kanina sa labas, sa ilalim ng contador para po walang kuryente itong main dito. Mali po ang main line nito, ito pong dalawang blue na to. Wire number 10. Okay? For obviously, for safety purposes, pag main panel ang gagawin mo, papalit ka ng mains, power has to be off. Patay po dapat ang kuryente. For obvious reason. So, pasok mo po natin yan dyan. So, nalinis ko na rin yung wire kahit paano. Kasi nag-uumido siya. Okay. Pasok lang po natin yan. Higpitan natin. Okay. Atak. Okay. Snug. Ilinis ko lang yung wire to improve conductivity. Ano, nag-improve na siya. And pasok lang natin sa isa sa baba.
Okay. Okay. Sige natin yung luna. Okay, baka maiwan ko pa yung tools. Maya-maya, tanggalin na po natin. Okay. Alright. Tanggalin natin ang ating luman. Ito nyo naman po. 12 years of corrosion. Okay. Alright. Natin ang ating bago. Bagong breaker. Bagong buhay. Okay. Basically done. Iusin na lang natin yung wiring dito. So, may hindi po kasing malinis din yung kaayos nyo ng wire. Eh, so, kagaya nga ng lagi mo sinasabi, kamukha nyo yung gawa nyo. So, ang ayos naman. Right. Okay, final checks. Bago natin i-energize. Okay naman, maigpit naman. Okay. Pukso nga dyan, kuya. Yay! Now, may ilaw na ang building natin. Check-in lang po natin. Yeah. Okay, sample po tayo ng pag-check ng saksakan. Set mo muna sa... Okay, set mo sa 250. 250 na po. So, ayan po. Ayan po ang reading niya. 220 volts. Or, yeah. Okay. Ilaw na po ang buong building. Okay po. Successful po ang ating pagpapalit ng brake. So, nawa po may natutunan kayo uli sa ating video. And hanggang sa susunod na video po. Maraming salamat po.